Gigi, ako bang ama ng anak mo? Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe mo. Ang ika-anim na kabanata. Habang pinapatahan niya ang anak ni Gigi, hindi mawala sa kanyang isipan ang kulay ng mata nito. Hinihili pa niya ito hanggang sa makatulog. Napangiti si Carlo nang hindi niya namamalayan habang tinitignan ng bata. Tinakot mo kaming lahat, baby. Bulong niya. Buti na lang at hindi ka sumuko. Uminat naman ang sanggol na buhat niya kaya medyo nagulat siya. Inayos niya ang hawak dito at nag-sway pa ng unti para humimbing ulit ang tulog nito. Maya-maya ay nangalay na rin siya kaya umupo sa sofa sa may bintana. Naaninaga ng araw ang sanggol at napansin ni Carlo ang kutis nito. Halos magkasing kulay sila. Mas maputi nga lang ang baby dahil bagong labas lang at baka epekto na rin ang stress na pinagdaanan nito. Pero hindi mapagkakait na anak nga talaga ito ng ex niya. Ang ilong na kay tangos at ang labi na mapula. Iba talaga ang kutob niya. Sigurado na siyang anak talaga nila ito. Kailangan niya nalang marinig mula kay Gigi. Kinausap niya ito ulit. Kilala mo ba ang daddy mo? Kahit alam naman niya, hindi siya sasagutin ito. Linapit niya ang daliri sa kamay ng binubuhat niya at hinahawakan naman ito ng baby. Ang cute mo talaga. Manang-mana ka sa nanay mo. Nakangiti niyang sabi. Nakatingin siya kay Gigi para magkumpara. 9 buwan na makalipas ng huli niyang mapagmasdan ang magandang mukha ng kanyang dating asawa. Kung makikita siya ng ibang tao, baka isipin nilang siya talaga ang tunay na ama dahil sa kanyang pagtrato sa mag-ina. Naisip niya rin na ito ata ang plenano ni Abuela na buhay para sa kanya. Pero for the first time, hindi siya sumang-ayon sa ideya na ito. Mahimbing pa rin ang tulog ni Gigi kahit mahina lang naman ang dosage na tinurok sa kanya. Pero dahil na rin sa sobrang pagod ay kinailangan pa ng katawan niya na mag-recover. Tumayo ito para ayusin ang kumot nito at lalong napalalim ang iniisip niya at hindi mawari kung sino ba ang posibleng maging ama. Base sa mga koneksyon niya ay wala naman itong kinakasama. Pero nakita itong buhat-buhat ng isang lalaki noong araw na pinalaya siya ni Carlo. Sabi lang sa kanya ng kaibigan na hindi nila nakilala kung sino iyon. Natulala na siya sa rami ng tanong na tumakbo sa kanyang isip. Nakarinig siya ng katok at dahan-dahang bumukas ang pinto ng delivery room. Pumasok dito ang 3 nurse na umaalalay sa kanila sa delivery room. "Doc Carlo, kami na po dyan." Sabi sa kanya ng isang nurse na kukunin sana ang sanggol. "Huwag na," paglayo niya. "Dalhin niyo na lang si Gigi sa recovery room at patawagan na lang si Ramirez para magbantay." Sasagot pa saan ang mga nurse pero tinalikuran na lang siya ni Carlo. Hindi naman niya kayang pilitin ang chairman ng ospital at baka siya pa matanggalan ng trabaho. Sigurado ito na naman ang pag-uusapan sa labas mamaya. Ang mga magtutulak sa kama ni Gigi ay nagtaka rin kung bakit ganoon umakto ang doktor. "Hindi ba dapat pidya ang mag-asikaso sa sanggol?" Bulong ng isa. Narinig naman ito ni Carlo kaya sinamaan niya ng tingin. Agad na nag-sorry at nahiya ang mga nurse kaya dali-dali silang kumilos. Napaismid lang siya at dinala na ang bata sa kakilalang pidya para magpakonsulta. Gusto niya lang talagang makasiguro na okay ang kalusugan ng posibleng anak niya. 2, naging 4. Ngayon 6 na oras ng tulog si Gigi. Nagsimula nang mag-alala ang ibang doktor para sa kanya. Hindi man nila alam ang istorya nila Gigi at Doc Carlo, pero ganoon siya tratuhin ng chairman nila. Malamang ay mahalagang tao ito sa buhay niya. Patuloy ang pagbabantay sa kanya ng mga intern. Natarantang isang intern nang biglang tumunog ang heart rate monitor ni Gigi. Pipindutin niya sana ang call button at biglang bumaligkwas ang pasyente. "Ang anak ko nasaan? Asaan siya?" Saad ulit ni Gigi kahit paos-paos ang boses. Huling naaalala lang niya ang pagpapanik ng katabi niyang nurse at hindi humihinga ang baby niya.
Sumigaw ang intern at naiwan pa ang stethoscope nito sa gilid ng kama. Gising na si ma'am! Nagsisimula nang manggilid ang luha niya sa eksena. Nagangamba siya na baka hindi nakasurvive ang anak niya. Sumakit ang ulo niya kaya napahiga ulit siya. Dumapo ang tingin niya sa mesang katabi at napansin niyang may basket ng mga paborito niyang bulaklak na may mga ribong nakakabit. Binasa niyang nakasulat sa ribbon. Congratulations! Nagtataka siya dahil una sa lahat, wala siyang sinabihan na manganganak siya. Pangalawa, paano namang nalaman na nagbibigay ang paboritong bulaklak niya? Si Ivan. Pagkukumpirma niya sa sarili. Siya lang naman ang nakakaalam ng pagbubuntis ni Gigi. At, oh my God. Bumalik na sa buong alaala ni Gigi. Simula sa pagputok ng panubigan niya sa gitna ng daan at pagpara niya para makasakay hanggang ospital, mag-isa, hanggang sa pagpapaanak sa kanya ni Carlo. Kinabahan ulit siya at baka malaman ni Carlo ang totoo. May pumasok sa kwarto niya na naka-white coat. Kamusta nang pakiramdam mo? Tanong nito kay Gigi. Pamilyar na boses at kailanman hindi niya makakalimutan. Pinikit na lang niya ang mga mata niya at nagdasal na lubayan na lang siya nito. Pero hindi niya mapigil ang tanungin ng doktor. Carlos, saan mo dinalang anak ko? Hindi ito sumagot agad at inintay munang tingnan siya ni Gigi. Nasa NICU. Kailangan pa niya magpalakas kahit isang linggo lang. Gumaan ang loob ni Gigi dahil buhay pa ang kanyang anak. Kaya hindi na siya nagsalita at pinilit na lang ulit na matulog. Tumigil muna siya at siningkit na ng mata ang pasyente. Hindi ka ba nag-ingat? Kulang ng ilang araw yung bata. Bumilis ang tibok ng puso ni Gigi at napansin naman agad yun ni Carlo sa heart rate monitor na nakakabit sa kanya. Napatchk na lang si Carlo at sinabihang kumalma muna at buhay pa ang anak niya. Yung flowers. Turo ni Gigi habang inaayos ang pag-upo sa kama niya. Ngumiti si Carlo ng tipid. Para sa'yo yan, sana nagustuhan mo. Tinalikuran lang siya nito bago pa makasagot si Gigi. Nagkasalubong ang intern at si Carlo sa pinto at may sinabi siya dito pero hindi niya narinig. Naging curious tuloy siya kaya sinubukan niyang kausapin ang doktor. Hi! Bago ka lang dito? Pagbati niya. Nagulat naman ang doktor kaya medyo nabulol pa siya. Opo, Dr. Ramirez po. Second year intern. Inassign ako ni Sir Carlo na maging personal doctor mo habang nagpapagaling. Natuwa naman si Gigi at may kakausapin na siyang ibang doktor maliban kay Carlo. Inabot niya ang stethoscope ni Dr. Ramirez at nagkwentuhan pa sila. Nalaman niyang si Ramirez ay isa sa mga pinakamagaling na doktor sa ospital ni Carlo at top-notcher pa nga. Isang oras na rin ang makalipas at may dumating na naman na nurse na may dalang pagkain. Nakita ito ni Ramirez at napasabi. Sabi ni Doc Carlo, ito daw ang kainin mo para magpalakas. Huwag mo rin kalimutan daw yung gatas para magpadede kay baby. Natouch naman si Gigi sa narinig at ayaw naman niyang aminin sa sarili ay kinilig siya. Natulala siya kaiisip kung bakit naman ganito siya tinatrato ni Carlo ngayon. Dati naman parang ayaw na ayaw siya ni Carlo. Parang nag-flashback sa kanya lahat ng masasakit na mga salitang sinabi sa kanya ng dating asawa at mga ginawa sa kanya nito. Kumunot ang noon niya habang pinapaalala sa sarili kung bakit dapat hindi siya dapat matuwa sa mga ginagawa para sa kanya ni Carlo. Ma'am Gigi, kalabit sa kanya ni Dr. Ramirez. Okay ka lang po ba? Kailangan niyo pong kumain. Tumangon na lang si Gigi at sumubo ng nakahandang pagkain. Laking pasasalamat niya na hindi naman basta-basta lang binigay sa kanya. Ayaw niyang aminin sa sarili na kilala pa rin siya ni Carlo. Kasama sa hinandang diet ang paborito niyang prutas. Habang umiinom siya ng gatas, nagpapaalam na ang intern dahil kailangan niya na rin ituloy ang iba pang trabaho. Pinabayaan niya na rin ito. Gusto niya ring mapag-isa para makapag-muni-muni. Paano na siya bukas?
paano na sila ng anak niya. Naiwang nag-iisip naman si Gigi ng mga posibleng mangyari sa haharapin. Nang natapos siya kumain, ay linigpit niya ang pinagkainan niya at sakto namang pumasok ulit ang isang nurse na may dalang mga papeles at kasunod nito ay si Doc Carlo. Inabutan siya ng dokumento na kailangan niyang fill upan. Binasa niya muna ito ng mabuti at merong space doon para pagsulatan ng bibigay na pangalan sa anak niya, kung sino ang ina at iba pa niyang impormasyon. Pinuna na muna ni Gigi ang mga impormasyong alam niya. Pangalan niya, kasalukuyang address, kanyang araw ng kapanganakan at telepono. Maya-maya rin ay linagyan niya na ng detalye kung sino ang kanyang emergency contact. Nagdalawang isip siya kung ang tita niya o kaibigan na lang. Sa huli ay inilista niya na lang ang pangalan ng isa sa malalapit niyang kaibigan. Umabot na siya sa parte ng pagkakakilanlan ng ama ng sanggol. Parang sumikip ang dibdib niya at ibinaba na sana ang ballpen. Pero napansin agad ito ni Carlo at pinaalalanan siya na dapat kumpletong impormasyon. Sinilip ng doktor ang papel at nakitang blanco pa rin ang gusto niyang malaman. Anak ko ba siya? Tanong ni Carlo sa dating asawa. Parang hindi nakahinga si Gigi sa biglang tanong ni Carlo. Sumagi sa isip niya na magsinungaling. Sabihing nakahanap na siya ng kasama pagkatapos nilang maghiwalay. Pero alam niyang masyadong matalino si Carlo at malalaman niyang katotohanan. Tumingin siya sa nurse na nagpauwang pa ang bibig sa gulat. Naramdaman din ito ni Carlo kaya sinenya sa niya ito na umalis muna. Hindi na kinaya ni Gigi ang tensyon sa kwarto at nagmalinis. Carlo, dahan-dahan niyang pasabi. Dala ko ng bata bago mo pa ako iniwan. 9 buwan ang makalipas. Hindi umimik ang dating asawa at tinaasan lang siya ng kilay. Last chance na ni Gigi para magsinungaling at sabihin na hindi siyang ama. Pero naalala niya kung paano siya tratuhin ni Carlo nung makalipas na araw. Ang lambing at parang tunay siyang nasasayahan na makasama siya at ang anak niya. Yung ngiti ni Carlo na mapagmahal, tsakang hindi niya pagsuko. Na-realize ni Gigi kung sakali ay umamin siya, magiging mabuting ama ang ex niya. Tiningnan lang siya ni Carlo at humingi ng malalim bago magtanong uli. Gigi, ako bang ama ng anak mo? Tumitik sa kanya si Gigi ng ilang segundo at nagsalita. Napahigpit ang hawak niya sa papel na nagkagusot na. 9 buwan akong tinago sa lahat ng pagbubuntis ko. Alam mo ba yan? Nanginginig ang kanyang boses. Nahirapan ako, Carlo. Sobrang hirap magbuntis mag-isa. Hiniling ko na sana. Naisip mo malang akong hanapin. Kamustahin? Pero mabuti na rin hindi mo ginawa. Nakinig lang ang doktor sa pagdadrama ni Gigi at nagbalik tanaw sa mga kadahilanan kung ba't hindi man lang siya bumalita tungkol sa dati niyang asawa. May mga panahon na nagtaka siya kung bakit bihira na lumabas ang pangalan ni Gigi sa mga balita at usap-usapan sa dati nilang kumpanya. Pero masyado siyang naging busy sa sarili niyang buhay para makialam pa. Ngunit nasaktan din siya. Paano na kaya na ni Gigi na sabihin sa kanya na mabuti ngang hindi na sila ulit nakita? Lahat ba ng pinagsamahan nila ay naging wala lang? Akala ni Carlo ay tunay siyang minahal ni Gigi. Napatango na lang siya sa dating asawa at sumenyas na sagutin ang kanyang tanong. Nag-ipon pa ng lakas ng loob si Gigi bago nakarinig ng mabibilis na katok sa pinto niya. Binuksan naman ito ni Carlo na halatang naiirita. Doc Ramirez, anong kailangan mo? Hingal naman si Doc Ramirez na napatingin kay Gigi habang nagpupunas ng luha at hindi siya tinignan. Ramirez! Pagbabanta ni Carlo. Doc, yung asawa niyo po nasa delivery room. Kailangan ng mga anak. Pakiramdam ni Gigi ay napunit ang kanyang puso. Parang bumalik lahat ng sakit na ginawa sa kanya ni Carlo. Lahat ng pangako at pagsisinungaling. Hindi pa rin pala siya nagbabago sa isip-isip ni Gigi. At higit sa lahat, galit na galit siya sa kanyang sarili dahil umasa siya na magiging masaya sila ni Carlo.
Inakala niya na baka ito na ang pagkakataon na mahalin siya ng kanyang dating asawa at maging isang buong pamilya sila. Nagpaalam na agad si Doc Ramirez at nauna nang bumalik. Nagpaalam na rin agad si Carlo at agad na kumaripas ng takbo palabas ng kwarto para puntahan ang kanyang mahal na asawa. At dito nagtatapos ang ating kabanata. Magkakaroon pa kaya ng lakas ng loob si Gigi na aminin na si Carlo ang ama ng kanyang anak? O tuluyan niya ng itago at ilayo ang bata sa tunay na ama nito? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel nito, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.